sana bukas. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan, diba? Oo naman. Nag-iisang panig na kayo ni Salve ngayon. Pamilya pa rin ba ang tingin mo kay Derek? Nagsiselos ka ba kay Lawrence? Wala naman ako karapatan magselos eh. Pero nasasaktan ka. Masarap pagluto si Salve. Ano, masarap talaga. Gusto mo? Siyempre, gustong-gusto naman. Mukha ba hindi ko ang inaalok ni Salve si Lawrence? Wala na talaga akong magagawa. Hindi na kami magkakabalikan. Kung ganyan, nasa poder na ni Derek si Salve? Oo. Huwag niyo mong sasabihin kahit kanina na doon silang tatago. Saan ka paano sila nandun? Para mapuntaan ko man lang kasi namimiss ko na yung mga barkado ko na yun eh. Cabana number 8 po. Doon po yun, sir. Lahat ng cabana po namin nandun. Sa likod tayo duman. Derek? Tauhan ka rin ni Tyrone, di ba? Nagpunta ako rito para timbrehan kayo. Tanatunto na kayo ni Tyrone. Ikaw ba yung naglagay ng lahat ng ito? Gusto mo ba? Nandito si na Tyrone! Lauren! Maniwala ka sa akin. Tita Julie! Yung suga ni Lawrence! Tumutugo! Makatawag na ako ng tulong. Papunta na sila dito. Teka, nasan si Derek? Ha? Nasan si Derek? Derek! Oh! Anong nangyari sa kanya? Binaril siya ni Tyrone eh. Ha? Pero patay na si Tyrone. Binaril ko rin. O, kailangan madala siya sa ospital. Halika na. Teka. Okay, men! Search the area! Dalhin ho natin siya sa ospital. Pitama ho siya eh. Tara ho. Pinuntahan ako ng Lawrence sa yung kanina. Bakit niya pinuntahan? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba may alam siya? Sa tingin mo ba alam niya ang ginawa natin kay Salve? Ewan ko. Pero alam ko, alam niya kung nasaan sina Salve at Derek. Bakit hindi mo pamanmanan? Patiktikan! My God, Alfred, you have to do something! Kailangan mahanap natin yung babaeng yun! Ginagawa ko lahat. Well, obviously, hindi sapat ang ginagawa mo. Akala ko ba ikaw ang bahala? Akala ko ba ikaw ang kikilos? Pero bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa? Tigilan mo nga ako! Hindi ako makaisip nakakaputak mo eh! Kung pinatay mo na sana si Salve, di sana wala tayong problema lang ganito. Ah, ganun! So ako pa ngayon na may kasalanan. Hoy, may pagkakataon ka rin gawin yun, pero hindi mo rin ginawa. Napatay kanina si Tyrone San Juan, mismo ng kanyang asawang si Julie San Juan. Nang pagtaka nitong patayin ang star witness na si Derek Perantes. Hey, hey! Guess what? Nahanap na si Derek at si Salve. Nasaan sila?
Nasaktan din po ang isang NBI agent sa inkwentrong ito. Pero ligtas po si Derek Pirantes kasama ang isang babaeng nagngangalang Salve. Ito po ang pinakalatest na issue tungkol sa weteng sa lalawigan ng Alba del Sur. Matatandaan po natin kamakailan na baril at napatay ang tinaguriang wedding queen na si Evita Pirantes. Pero hindi pa po natin alam at wala pa rin pong linaw kung sino may kagagawa ng mga bagay na ito. Pero ito po ay isang hudyat na pabagsak na ang wedding sa buong rehiyon. Malapit na pong magbukas ng Senate hearing at magiging star witness po si Derek Pirantes. Maya-maya, iuwi ko na si Salve at si Derek. Pabuti na siguro ganito na nasa ilam sila ng protective custody ng NBI. Ngayong lumabas na siya para dinawin ang tunay na nangyari, hindi na siya kinukonsider na suspect ng NBI. Pero lalo lang yung nilagay sa sarili sa panganib. Minsan nang dinukot ni Via si Salve at pinagtangkaan ng buhay. Hanggat hindi nahuli si Via, hindi siya magiging ligtas. Patuloy naman ang investigasyon eh. Ginagawa naman natin lahat ng paraan para masampahan siya ng kaso. Pero mahirapan pa rin tayo. Mayroon pa rin ang asawa niya. Sa ngayon, kailangan bantayan mabuti si Salve. Walang mangyayari kay Salve hanggat nandito ako. At si Derek, kailangan bantayan din siya mabuti. Dahil malapit na ang Senate hearing para sa weteng, baka maunahan tayo. Hayaan niyo, sir. Hindi namin siya papabayaan. Good. Nahanap nila si Salve. Hawak na nila si Salve. Paano pag tinuro niya tayo? Wala silang ebidensya laban sa atin. Alfred, si Salve nga yung ebidensya eh. Basta kahit anong mangyari, hindi tayo amin. Kailangan lang may malino tayong alibi dun sa mga araw na hawak natin si Salve at dun sa gabing pinuntahan mo siya. Alam mo, pwede tayong pagtakpan ng ating mga tauhan. Sabihin na lang may affair tayo nung gabing namatay si Evita. Paano yung araw na nawawala siya? Simple. Sabihin yung nandun kayo sa rest house ko sa Baguio. Basta kahit anong mangyari, i-deny natin lahat. Sino mas paniniwalaan ng tao? Ang lokal-lokang Salve na yun, ang mayor na San Marcelino. Siguraduhin mo lang na hindi tayo sasabit. Hello, Alfred. Siguro dapat kausapin mo na ang mga tauhan natin ngayon din. Lawrence, maraming salamat sa lahat-lahat ng tinulong mo sa amin. Ngayon, kaibigan tayo. Alam mo, nag-aalala lang ako kay Salve. Baka kasi hindi siya tigilan ni Via kapag hindi siya tumistiko sa kanya. Kaya nga magdadagdag ako ng security dito. At man-man-manan din namin lahat ng mga kilos nila. Sisiguraduhin ko na magiging ligtas si Salve dito habang sinasagawa ang investigasyon. Salamat. Hindi mo kailangan pasalamat. Girlfriend ko si Salve. At akong unang protect sa kanya kung kinakailangan. Mahal mo talaga siya, no? Handa akong mamatay para sa kanya. Sila Salve nga pala. Mauna na ako. Medyo... Sige, Abby. Nakakalungkot naman isipin. Nakauwi nga ako ng bahay, pero wala na si Mama. Hindi ko man lang sa kanya nasabi na napatawad ko na siya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Alam mo, kahit hindi mo sabihin kay Mama yun, alam niyo yun. Mahal na mahal kanya, Derek. Mauna na ako. Pagod na ako eh. Sige. Sige, good night.
Come on in. Make yourselves comfortable, Alfred. Tiniente, napadalo kayo. Pasensya na po sa bala, Mayor. Wala ka naman na po. Ano bang atin? May babalita sana kami, Mayor, sa inyo tungkol sa pagkamatay ni Ibita Pirantes. Oo nga. Napakalungkot niyang pangyayari na yan. May suspect sa ba kayo? Lumabas po kasi ang pangalan niyo sa aming pag-iimbestiga na sangkot kayo sa pagkamatay ni Ibita Pirantes. At idinadamay pa ng anak niya si Salve, si Ma'am Via. Ano? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Abatin niya, ente, imposible yung sinasabi mo. Nasa munisipyo kami na nabalitaan namin yung pagkamatay ni Evita. May event kami doon. Oo nga. Naalala ko nga yun. Marami kami magkakasama noon. At lahat kami nagulat nung nabalitaan namin yung nangyari. Eh, ganito yun eh. May isa sa tauhan namin, birthday, di ba? Kaya nagkaroon kami ng, maliit na salo-salo sa munisipyo. May makapagpapatunay po ba sa mga sinasabi niyo? Tiniente, kung gusto mo, tanungin mo ang buong staff namin. Papatunayan nila sa'yo. Sige po. Yan po nga aming imbestigan sa munisipyo. Sige. Mag-ingat kayo. Babalik na lang po kami pag may kailangan pa kami sa inyo. Sabi ko na nga ba, ipapahamak na naman tayo ng napakawalang yung salving yan. Nakausap po ng buong staff natin. Papatunayan nila ang alibay. Eh, paano kung hindi sila tumigil sa pag-iimbestiga? Paano kung malaman nila na dati mong asawa si Salve, Alfred? Hindi talaga tayo patatahimikin ng babae niya na agad niya siyang paktay. Paano natin gagawin yun? Ha? Eh, pinapatawag si Derek sa Senado for a hearing. Tsaka hindi rin tayo pwede kumilos ngayon. Masyado mapanganib. Harap tayo ng magandang tiyempo. Si Django San Juan, siya ang nagpapatakbo ng buong operations ng wedding. At siya na rin ang tumatayo ang kanang kamay ni Mama. At malayaan yung napapatakbo ang operasyon ng buong region? May mga taong nasa payroll. Yun ang mga nagpoprotekta sa amin. At sino-sino sila? Si Regional Director Cesar Pisicho. Ang dating gobernador si Gabriel Fausto. At ang mayor ng San Marcelino, si Mayor Alfred De Leon. Alam mo, Tita Julie, kinakabahan talaga ako para kay Derek eh. Kasi malalaking tao yung mga binabangga niya para testigo. Alam mo, ginawa niya lang kung ano ang narangapan. Pero mahanga din ako sa kanya. Pero alam mo yun, hindi ko pa rin maiwasan na hindi kabahan para sa kanya. Dahil may feelings ka pa rin para sa kanya. Kung kailan ko nakilala ang anak ko, saka naman siya lumayo sa akin. Nasaan ka na ba, Derek? Nasaan ka na, anak ko? Ma'am. Ano? Hindi mo ba nakikita na I just wanna be left alone in my misery? Si Derek ho, nasa TV. Si Derek? Bakit? Tumetestigo sa hearing. Nasaan na siya ngayon? Nasa Senado. Ihanda mong sasakyan. Pupuntahan natin siya. Yes, ma'am. You did well, Derek. Sinagot ko lang naman yung mga tanong nila. Mapapurasaan ang mga may kasalanan. Alam mo, Lawrence, may kasalanan din naman ako eh. Naging parte rin ako ng sistema ng wedding. Isipin mo na lang na malaking servisyo ang ginawa mo para sa bayan. Derek? Verna. Mommy. Ako ang mommy mo, Derek. Siguro, ikaw ang naglabas sa akin dito. Pero nag-iisa lang naman ang mami ko. Si Evita. Hindi siya ang mama mo, Derek. Siya ang sumira sa pamilya natin. Ninakaw ka niya sa akin. May pinagpapasalamat ko.
Dahil kung hindi, baka lumaki akong katulad ninyo. Walang puso at hindi marunong magmahal. Nagkakamali ka, anak. Marunong akong magmahal. Mahal kita, anak. Mahal kita, Derek. Mahal nyo lang ang sarili nyo. Derek, halika na. Please, umuwi na tayo. Halika na. Hindi nyo ako anak. At wala kayong anak. Yung anak mo, nasama doon sa nasunog yung bahay. Si Vita Perantes. Siya ang mama ko. Derek. Derek! Derek, anak! Derek! Pesting Derek yan? Pati ako dinamay? Talaga bang hindi na nila tayo titigilan? May araw din yan. Silang dalawa ni Salve, may araw din silang dalawa! Mayor, may mga taga-MBI daw po. Sana po nila kayo. Patuloyin mo. Dali. Magandang araw po, Mayor. Mike Bermudez, NBI. Lawrence Fajardo. Magkakilala na kami. Ano ba sa atin? Pinapatawag kayo ni Gov sa Senate hearing. Lo? 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 Alfred! Lo! Lo! Oh my God, Lo! Tumawag kayo ng ambulansya! Lo! Lo! Oh my God! Lo! Sa airport na kayo? Sige. Papunta na ako rin. Makita na lang tayo. Dali mo sa watch ito. Dali mo. Chief. Mike, napasyal kayo. Pasyal ka. Mukhang nagmamadali ka. May lakad ka yata. Oh, meron akong kawasap. Meron akong hinahabol eh. Sige ah. Chief, sandali. Yeah, sandali. May warrant ako sa'yo. Anong warrant ako, pare? Boys, pusasan. Ano yan? Ano yan? Ha? Hindi! Pusasan yan. Direk! Dali niyan, dali. Tama! Tito Django, pasensya na po kayo, ah. Alam mo, Derek, hindi mo kailangan humingi ng dispensa sa akin. Dahil naiintindihan ko ang ginawa mo. Alam mo ba, ito rin ang pangarap ng iyong mama. Na umalis na sa ganitong klase ng negosyo. Kung nabubuhay lang siya, sigurado magiging proud na proud siya sa'yo. Hindi mo na ako kailangan intindihin. Alam ko ang ginagawa ko. Handa ako na rin harapin ng parusa. Pero bago man lang ako makulong, kailangan may gawin muna ako. Ano po yan? Kailangan ko muna maningil ng pautang. Ano ang ibig niyo sabihin? Wala. Salamat nga pala sa dalaw mo, ha? Pagbayaran ni Verna ang ginawa niya sa anak ko. Walang yakan, Derek. Pati ako tinamay mo. Dinawit mo lang ang sarili mo, Mayor. Ano magmalinis? Kung tutusin, mas masahol ka pa sa akin. Huwag mo ko ikukumpira sa'yo. Dahil mas masahol ka pa kaysa sa hayop. Tarantado, Derek, yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi na siya mapagtestigo. Sa ibang mga tao dito. Fredo! Django! Nandito ako para maningil ang pautang.
Django! Stupid, stupid, stupid! Hindi ikaw ang panalo. Hindi ikaw. Dapat na sa akin.